lords! So, ako nga pala po si Patricia and May TV. At susunod po natin ang episode 5, part 2 ng ating Haikyuu Tagalog. At kung bago pa po sa aking channel, mag-subscribe na at pindutin na din po notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos. Kung sino pong gusto magpa-shoutout, comment lang po sa baba. Simulan na natin! Alam na agad nung number 12 na hindi aatake sa puntong yun si Daichi base sa posisyon niya. Kaya lumipad agad siya sa kabila para depensahan ang atak ni Asahi. Walang kasiguruhan na hindi nga sila aatake sa kanan, pero kung uobserbahan nyo, maliit ang chance na gagawin nila yun. Sana ganyan din kayo mag-isip nung naglalaro pa kayo. Magandang araw po! Naaalala ko, sa tuwing may laban tayo dati, sugod lang kayo ng sugod, hindi man lang kayo nag-iisip. Ginawa naman po namin ang mga kaya namin. Malalakas ang siya yung dating nilang coach na nakakatakot. Yan yung lolo ni Ukay. Dito nga muna ako manonood. Gaya ng inaasahan ko, magandang lineup ni Coach Washijo para sa laban na ito. Yang Karasuno, kung hindi lang sila sumugod lahat sa harap para mag-spike, eh di sana isa sa kanila pwede pang i-block yung bolang yon. Tama po kayo, Coach. Kitang-kita ko na magkaiba ang estratehiya namin. Pero pareho kami sa hilig namin gumamit ng lakas para makapuntos. Alright! Isa itong labanan ng paniniwala naming dalawa. Kahit noon pa man, ganun na kami ni Coach Ukay. Magandang pagkakataon to para alamin kung sino sa dalawang kupunan ang mas malakas ngayon. Daichi, nice serve! Hindi si Ushiwaka magsiserve. Receiver siya ngayon. Kaya ititira namin lahat sa kaliwa. Leon! Pwede sa'yo namin si Ushiwaka. Nasugurin lagi ang bola. Ayun na! Ilang beses ko nang nakikitang nainis si Tsukishima, pero nakakapanibago na makita siyang irritable. Alright! Ayun! Abahan niyo na! Eto na! Ready? Go! Kapag maganda ang pagkatos kay Ushiwaka at malampasan niya ang depensa natin, wala na tayong magagawa. Gawin na lang natin ang lahat para mapigilan ang iba. Iuurong natin ang defense ng center back ng isang hakbang. Kung magagawa natin maglagay ng dalawang bantay kay Ushiwaka, gagawin namin yung ginawa ni Inoshita nung laban sa Wakunan. Tama. Mukhang yung defense natin kung saan center back si Tsukishima ay gumagana. Kaya subukan natin to. Isang hakbang lang yon. Pero tiyak makakatulong! Si Hinata at Tanaka, mabilis ang reaksyon. Kaya pag napunta sa kanila, tapos na. Huwag na tayo umasa sa milagro. Daichi! Mine! Tanaka! Sa ilo yan! Balik na! Balik na! Suko na kayo agad! Anak nang! Nabigilan niya! Ako ang Miracle Boy! Sa to ri! Kainis! Grabe, napigilan niya yung spike na yun kahit hindi niya alam kung saan papunta yung bola. Buti na block mo yun. Wala na kasi siyang oras para alamin kung mabablock siya o hindi. Saka isa pa, ang mga spiker madalas nakatingin sa spot kung saan sila mag-i-spike. Ganun pala. Kaya alam niya agad kung saan pupunta ang bola. Ang ibig sabihin nito, itong number 5, plano talaga niyang paluin yung bola sa spot na yun saan man siya nakapuesto.
Mauwi tayo! Ang galing nung block na yun, ah. Nahuli ka niya dun. Okay! Magaling, magaling. Kaya nilang makagawa ng advanced place ng walang alinlangan. Pero hindi sapat yun para manalo laban sa kanila. Masyado pa rin malakas ang kuponang ito. Wakatoshi, galingan mo! Pasensya na! Ganun ba siya ka-perfecto? Tao ba yan? Bakit ganun? Bakit parang hindi siya nagkakamali? Sige, isa pa! Kobe! Hindi ko na kayo papayagang makapuntos uli! Ang baba ng wall! Away! O ikaw? Hmm? Tandaan mo, pag di ka makascore sa tuwing nasa harapan ka, walang mangyayari sa'yo. Alam ko yun! Oo nga pala, hindi ba kanina, nung nag-switch tayo ng side, may sinabi si Ushiwaka kay Hinata? Oo. Ang tulad mo, hindi na dapat naglalaro. Yun yung sinabi niya. Sigurado ka ba dyan? Baka ibang pagkakarinig niya. Yan din ang naisip ko nung una, kaso hindi. Mukhang yun talaga ang sinabi ni Ushiwaka. Ano kayang gagawin ni Hinata matapos siyang sabihan ng ganun? Teka, bakit mo siya pinagtatawanan? Hindi, naisip ko lang. Kung pinanghinaan siya ng loob matapos makarinig ng ganun, wala siya sa loob ng court ngayon. Maganda ang serve niya! Pasensya na! Medyo kapos! Ohira! Hindi mo kayo makipagsabayan sa height. Kaya ano pang ibubuga mo kung pangit pang teknik mo? Ah! Kainis! Naiinggit kasi ako ang tangkad niya! Naiinggit ako pero... Alam ko magbablock siya, pero... Mukha siyang mag-i-spike! Ang approaching run. Kaya kang paliparin sa ere! Wah! Supalbal! Naiinggit nga ako pero... Hindi ko sinabing hindi ako lalaban! Sa pataasan! Tayo na sila ngayon! Aba, ayos ha! Sa wakas nakagawa na rin ang matinong block yung number 10 na yan, akalain mo nga naman! Oo, pero pabago-bago ang play ni number 10 kaya sa tingin ko nakasamba lang siya ngayon. Kung mag-usap tong dalawang to, kala mo magkakilala sila. Pero, kung sakaling mali ka, magbabago ng gusto ang labang ito! Enjoy watching fitstv.com. Isinoya! Lalo tuloy akong na-inlove kay Shoyo! Dapat ka nang lagi ang gagawin niya! Hindi, hindi pwede! Hindi masyadong uubrang ganong klaseng approach kapag mabilis ang pag-atake ng kabilang team. Saka isa pa, mauubos ang stamina niya kakatakbo. Ang mga middle blocker, kahit saan parte ng court, laging tumatalon. Kanina patakbo ng takbo si Hinata. Naaalala ko pa nga ang hilig mong gumawa ng paraan nun para hindi ka mapilitang tumakbo. Oo, tama ka! Wala namang problema kung nagtagumpay ka sa pagiging tamad mo. Ohira! Isa pa! Ay! Sabi ko na nga ba eh! Ay, pasensya na po talaga! Okay lang! Huwag ka kasing masyadong mabilis tumalon! Shoyo, ang sabi ni Coach Ukay, mas maganda kung diretso ka nang tatalon mula sa gitna. Pero okay lang na depensahan mo na rin ang sidelines. Tapos, kayong dalawa, susuporta kami sa kanya! Tama! Matatalo kami! Kung masyado ako mabagal! Solilan! Diretso mo na! Wala talagang problema kung gusto mong maging tamad. Pero... Ang bubwit na yon, mas pinili niyang lumipad. O ikaw ah, nandito ka rin pala. Huh? Sabi mo hindi ka manunood kasi kahit sino manalo maiinis ka. Oo, pero napag-isip-isip ko, gusto kong makita ang reaksyon ng team na matatalo. Sama ng ugali mo. Wala akong panahon para magmukmuk sa isang tabi. Sabi mo eh, oh, tingnan mo yung number 10, ang likot pa rin gumalaw sa loob ng court. Oo, sinabi mo pa, halimaw din ang batang yan. Saka,
Sigurado akong sobrang nakakapagod ang ganyang klaseng teammate. Sorry! Tana ka! Chukishima! Nice serve! Taasan mo ang talon! Taasan mo ang talon! Sa harap! Kaliwa! One touch! Chance ball! Makatoshi! Bilis na, hinata! Sige, susuportahan kita! One touch! Akong bahala! Huwag kang magkakamaling mapagod! Tumahimik ka nga dyan! Yay! Ano? Tatakbo pa siya sa kabila! Hassle! Magaling ang ginawa mo! Tungkulin na isang senior! Tulungan na nakababata! Tungo sa tagumpay! Bakit patula? Humahabol ang karaso, no? Hinata! Nice one touch! Matapos ang synchronized attack, eto naman, ang hilig talaga sumugal ng karaso, no? Lumaban sila gamit ang kanilang skills at combination plays. Kung gayon, nudurugi namin yan gamit ang bawat kakayahan ng players namin. Magiang tangkad at physical na lakas. Kung yun lang ang basehan para manalo, mas magiging madali ang laban na ito. Pero, hindi yun ang nakikita nyo sa kasong ito. Kaya naman, huwag kayong kukurap.